dito po ako kilala. Sa ano na lang po, hahabot na lang po yung iba. So, magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon ngayong gabi. Kamusta po kayo? Alam po po na may mga iba po sa atin na napapagod po sa buong araw ng pagtatrabaho. Pero alam natin na paglapit sa Panginoon, ang mga ginagawa natin sa Diyos, ito po ay kalakasan natin. Kaya magalak po tayo ngayong gabi na patuloy po tayo nakakalapit sa Diyos, patuloy po tayo nakakapag-aral ng kanyang salita. At talagang sikapin talaga natin dahil ito ang makakapag-sustain sa atin, yung paglapit natin sa Panginoon, ang salita niya sa buhay natin. So ngayong gabi po, awit po muna tayo sa Panginoon. Awitin natin yung give thanks with a grateful heart. Masalamatan natin ang Panginoon, hindi lang sa salitang salamat. Sabi diyan sa kakantahin natin, with a grateful heart, kasama po yung buong puso natin talaga na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ito na po yung huling Wednesday ng taong ito, na 2021, at napakabuti po ng Diyos. Hindi po natin masukat yung kabutihan ng Panginoon. Hindi po enough yung kakantahin natin ngayong gabi na pagpapasalamat sa lahat na ginawa niya sa atin sa buong taon. Kaya awitin po talaga natin ito na nagpapasalamat sa Panginoon. Lord, give thanks. We give you thanks, O God. Hallelujah. Hallelujah. Isa na po yung papasalamatan natin. Lagi po ito, hindi lang sa December 25, napapasalamatan natin ang Panginoon Jesus, sa pagdating po ng Panginoon Jesus. Kundi papasalamatan po natin araw-araw po ang ginawa ng Panginoon Jesus sa bawat isa sa atin. Sabi niya, let the weak say, I am strong. Hallelujah. Let the poor say, I am rich. Amen. Dahil po yan sa Panginoon na nasa atin. Dahil po yan sa Panginoong Jesus na meron tayo. Kaya't makakapagsabi yung iba, bakit ganun siya? Ang dami niyang problema. Bakit nakakangiti pa siya? Bakit parang pabagsak na siya? Pero parang may kakaibang lakas na meron siya. Dahil po yun sa Panginoong Jesus na nandyan sa puso natin. Amen? So ngayong gabi po, awit tayo. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Tayong lahat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks, hallelujah, to the Lord. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, yes, Lord, with a grateful heart. Give thanks to the Thanks because it's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong, let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Simula nga po ulit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Give thanks. Thank you, Jesus, with a grateful heart. Give thanks. Sige po, pasalamatan natin ang Diyos. To the Holy One. Give thanks. Thank you, Jesus, because He's given Jesus Christ, His Son, and now. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor
I am rich because of what the Lord has done for us and now. Yeah, now, thank you, Lord. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. The Lord has done. Thank you, Lord, for us. Give thanks. We give thanks. Sa pangako, we give thanks. Hallelujah, hallelujah. We give thanks. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos ngayong gabi sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Sa lahat ng mga tagumpay na ibinigay ng Diyos sa atin. Sa lahat ng pagtatawid ng Panginoon. Sa lahat ng pinagdadaanan natin na pagsubok. Sa lahat ng pagtulong ng Panginoon. Sa lahat ng biyaya niya. Sa lahat ng pag-iingat. Sa lahat ng mga pagsama ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa inyo. Napakabuti niyo, aming Ama. Napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay nagagalak. Kami po, Panginoon, ay... Hallelujah. We are so grateful, O God, sa inyo, O Panginoon, sa lahat na ginawa niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil tunay nga, napatunayan namin, Lord, na nandyan kayo na hindi niyo po kami iniiwan. Maraming salamat po, Panginoon, sa maraming pagkakataon na inunawa niyo kami. Maraming salamat sa maraming pagkakataon na itinawid niyo po kami, O Diyos. Lord, hindi namin kaya ang lahat ng to kung kami ay malayo sa inyo, Panginoon. Salamat dahil patuloy niyo kaming inaabot. May mga pagkakataon minsan na nangihina kami. May mga pagkakataon minsan, Panginoon, na mababagsak kami, pero nariyan ang mga kamay niyo na inaabot niyo kami. Hallelujah. Hallelujah. Maraming, maraming, maraming salamat po, O Diyos. Napakabuti niyo po, Panginoon. Wala kayong katulad, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo sa amin. Tunay nga kayo lang ang tapat na Diyos sa inyong mga salita. Kayo lang ang tapat na Diyos na nangako talaga sa amin, Lord, na hindi niyo po kami iniwan. At napatunayan namin, Lord, sa buong taong ito na hindi niyo po kami iniwan, Panginoon. Marami na pong mga tao, Panginoon, ang nabigo, O Diyos, sa mga pangakong yan, Panginoon. Pero kayo, Panginoon, talagang binigyan niyo kami ng totoong pag-asa na kung kami ay aasa at magtitiwala sa inyo, tutuparin niyo po ito, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy namin hinihingi ang inyong banal na presensya, Holy Spirit. Malayo man po ang bawat isa sa amin, may ginagawa po kami, Lord, sa pamamagitan ng inyong biyaya ngayong gabi, Panginoon. Punuin niyo po kami ng inyong presensya. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga salita. Patuloy niyo po kami palakasin, Panginoon, at maunawaan namin ito, O Diyos. Salamat po. Pagpalaan niyo pong lahat ko ng mga kapatiran. Pag-isahin niyo po kami sa Espiritu ngayong gabi. Maraming salamat. Napakabuting, napakadakilan niyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Pagpalaan po ang Panginoon ngayong gabi. Salamat po sa Diyos, sa kaputihan niya, sa buhay ng bawat isa. Okay. So, again po, magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah! Praise God po sa buhay po ng bawat isa ngayong gabi na kayo po ay aming nakasama, tayong sama-sama ngayon na manalangin, patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Titigil man po ang 2021, pero hindi po tayo titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dadagdag at dadagdag po ang taon at tayo po ay magpapatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy tayong magpakalakas sa Diyos. Patuloy nating pagnasain. Magnasa tayo lagi sa Panginoon. Lords, bawat
Taon na dumadagdag, Panginoon, nais kong mas lalo ko po kayong makilala. Nais ko po, Panginoon, na mas lalong lumalim ang relasyon ko sa inyo. Amen? Dahil habang palapit na palapit po ang mga panahon, dumadagdag ang mga taon, ay palapit na rin po ang pagbalik ng Panginoong Jesus. Amen? Habang dumadagdag po ang mga taon, hindi po ito ano, backward eh. Nag-move forward na po tayo dun sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. At yun po ang ating inaasahan. Yun po ang hinihintay talaga natin. Hindi natin hinihintay na kung kailan matatapos ang COVID. Hindi, wag natin hintayin na kailan kaya matapos ang COVID. Kailan kaya matapos yung quarantine? Kailan kaya matatapos yung mga restriction na to at ako'y makagala na sa buong mundo. Mapuntahan ko na rin yung mga pangarap kong bansa. Huwag na po nating hintayin yun. Hallelujah. Huwag na po nating i-look forward yung mga bagay na yan. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 1, ituon natin ang ating mga kaisipan sa mga makalangit na mga bagay, sa mga pangwalang hanggang bagay, hindi po dito sa mundo. Kaya instead na i-focus natin yung ating kaisipan sa COVID, sa pandemic, sa restriction, sa mga virus, i-focus natin ang ating kaisipan sa Diyos. Yung pangako ng Panginoong Jesus na babalikan ko kayo. Yung pangako ng Panginoong Jesus sa John chapter 14, huwag kayong magabag, ano? Huwag kayong mangamba. Ako'y pupunta sa Ama at maghahanda ng lugar para sa inyo. Dahil kung saan ako, naroon din kayo, babalikan tayo ng Panginoong Jesus. Kukunin tayo dito ng Panginoong Jesus at dadalhin niya tayo dun sa piling ng Ama. Amen? So, yun po ang in-encourage ko po ang bawat isa. Kaya nung nakaraang araw po, ako po ay nag-send sa inyo ng kung paano po kayo mag-download ng Bible po, dahil mahalaga po talaga ito. Kung ngayong 2021 ay hindi man lang tayo nakapagbukas ng Biblia, ay pastora, kailan kaya ako last na nagbasa ng Bible? Pastora, kailan kaya ako last na nagbukas ng Bible? Kasi yung Bible ko kasi naiwan ko sa Pilipinas eh. O kailan pa pong taon yun na naiwanan natin yung Bible sa Pilipinas? Siguro maraming taon na ang nakalipas. Hindi na po tayo nakapagbasa ng Biblia. Kaya ngayon po, sana, di ba po parang nung elementary po tayo at high school, lagi po tayong pinapasulat ng ating mga teacher. Ano po yung pinapasulat sa atin? Yung New Year resolution daw po. Kung ano yung gusto mong baguhin sa sarili mo sa pagdating ng panahon or sa year na ganito, sa pagdating ng bagong taon. So tayong mga Kristiyano po, hindi na natin kailangan actually yun. Kasi nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, may bagong buhay na talaga tayo natanggap sa Kanya. Ang gagawin na lang natin is sikapin kung ano yung mga bagay na hindi natin nagagawa sa Panginoon. Titingnan natin ang ating sarili, ano ba ako nung 2021? Gaano ba ako kalalim sa Panginoon that time? Gaano ko ba siya kakilala 2021? Gaano ko ba naranasan ng Panginoon 2021? Titingnan niyo po mula January 2021 hanggang December 2021, kamusta po ba ang relasyon natin sa Panginoon? Nag-grow deeper ba tayo sa Kanya o mas nakilala ba talaga natin ang Panginoon or same lang? Yung panahon ng January hanggang December, parang pantay lang yung pagkakilala ko sa Panginoon. Parang wala akong karanasan sa Kanya. Parang walang nagbago sa akin. Parang walang improvement sa relasyon ko sa Panginoon. Mahalaga po yun, mga kapatid, na tinitingnan natin ang ating relasyon sa Panginoon, na tinitingnan natin yung spiritual growth natin. Di ba po, sino po ba mahilig dyan mag-alhaga ng halaman? Mga ano dyan, plantita. Ito, si Ate Angel, nakikita ko yung mga ano niya eh, halaman niya dun. Nagbibisita po ako nakaraan. Ang ganda ng mga halaman natin. Ang maganda ng mga hindi video. Okay, batiin ko po muna yung mga bagong dating. Magandang gabi po, Sister ano ba yung... Sister Kate, ano po ating Joyce? Ito po, mga galing po yan, mga Clemente sila. Si Sister Joyce, si Sister Kate, si Sister Maria Fe, si Sister Jeline. Yan, mga taga Clemente po sila. At magandang gabi rin po dito sa mga taga Bidok. Si Sister Angel, Sister Marie, Sister Dem, Sister Cheryl, Sister Shane, si Ate Luan po, Sister Luan, nakasama ko po dito. So, yun po. Asa na po ba ako? Yun, sa mga plantita dyan, sino po mga mahilig magplants? Magplants daw. Ako po kasi, pag ako'y nagtatanim, namamatay, kawawa ang tanim. Nag-aagaw buhay po sila, kaya hindi po ako, mas pipiliin ko na lang, wag na lang magtanim. Kasi naaawa po ako sa kanila. Pero yung mga plantita po dyan, di ba po araw-araw nyo silang chine-check?
tinitingnan nyo sila, ay, parang hindi siya ano, hindi siya nag-grow, parang kulang, ano pa nangyayari sa aking halaman? Bakit parang natutuyo yung dahon niya? Ay, parang baka, bakit yung isang to, maganda yung bloom ng dahon niya, pero yung isang to, parang malnourished, alam mo yung, parang hindi, walang nutrients, di ba po? So, ikaw na tagapag-alaga, parang ka na rin nalulungkot, kasi araw-araw mo siyang dinidiligan, araw-araw mo siyang inaalagaan, pero parang wala siyang improvement. Di ba po, kayong mga plantita or kayong may mga halaman, chine-check nyo po yung mga halaman nyo. So, mahalaga din po yun sa buhay spiritual natin. Chine-check din po ba natin yung buhay spiritual natin sa Panginoon? Kamusta na kaya siya? Ito na ba yung tipong na ano siya, kung parang, kumbaga, para siyang isang halaman na bloom ba siya? Green na green ba siya? More of nutrients ba siya? Or yung halaman na patuyo na? Dahil matagal na pong hindi nakakain sa salita ng Panginoon. So, ngayong last Wednesday of the year, sana po ay isa yan sa mga sumagi sa ikaisipan natin. Kamusta na kaya ako? Kamusta na kaya yung relasyon ko sa Panginoon? Mas lalo ko ba siyang nakilala ngayong taon? At kung nasumpungan natin ang sarili natin, parang hindi pa gaano. Pag-apak po ng 2022, ito po yung ipapanalangin natin sa Diyos. Lord, sa taong ito, wala akong ibang hahangarin kundi ang mapalapit sa iyo. Wala akong ibang hahangarin kundi mas lalo kayong makilala sa buhay ko. Wala akong ibang hahangarin kundi mas lalong makita ko yung sarili ko na nagbabago, Panginoon, dahil sa inyo. Dahil sa mga salita ng Panginoon. At wala akong ibang hahangarin sa taong ito kundi pag-aralan ng inyong salita at talagang sisikapin mo, ipupush mo yung sarili mo talaga na lumapit sa Panginoon. Amen. So purihin po ang Diyos, napakabuti po ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan talaga tayo ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan, huwag nating bisihan yung kaisipan natin sa mga bagay dito sa mundo. Meron pong mas mahalaga kaysa sa mga bagay dito sa mundong ito. Yung pangalawang buhay po na nag-aantay sa atin. Yung pagbabalik po ng Panginoong Jesus ang mas mahalaga po. Kaya nandito po kami, nandito po ako, ginagamit tayo ng Panginoon para magtulungan tayong lahat. Nandiyan kayo, tumutulong kayo sa akin. Ako, tinutulungan ko po kayo. Dahil yun po ang nais ng Panginoon. Magtulungan tayo sa kanyang pagbabalik. Amen. So ngayong gabi po, tayo na po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Haba ng introduction, no? Akala natin, baka inaantay yun na po. Sige, sige na po, tinatawag ako na po si Sister Luan. Punta na po tayo sa prayer list. Hindi pa po, introduction pa lang po, ayun. Okay, so pero totoo po. Naisin talaga natin yun. Yun yung pinaka-goal talaga natin. Hindi po yung, wag na po nating i-goal talaga yung mansyon na bahay na para sa mga anak natin. Hindi po masarang mangarap, pero mas pangarapin natin yung mangyayari sa pangalawang buhay. Ano po ba ang maibibigay natin sa kanila? Kasi yung mansyon po, mawawala yun balang araw. Susunugin talaga yan ng apoy. Pero yung kaligtasan, yung salita ng Diyos na ibibigay natin sa kanila, hindi po yan mawawala kahit anumang mangyari. Mananatili siya hanggang wakas, sabi sa salita ng Panginoon. So, napapahaba na po ako. Sige, dito na po tayo sa ating pong teksto sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Saglit lang po ito. Unang Korinto chapter 1 verse 31. Okay, sa mga na wala na pong ginagawa, ano po, wag niyo po akong tutulugan ha. Naka-off po ang camera niyo. Sikapin po natin na kahit pagod na at parang pipikit na ang mata, ibilat po ang mata. 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Ang mga Bible po, pwede po kayo magbukas ng inyong mga Biblia kahit dyan sa cellphone or isesend din po ni Sister Luan sa group chat natin sa DFC Bidok tsaka sa Clementi. At sabay-sabay po natin itong babasahin. 1 Corinthians, unang Corinto chapter 1 verse 31. Okay, sabi to sa Clemente. Andiyan na po, nasend na po ni Sister Luan. Hindi ko pa mag-comment na po.
Sige, nandito na po. So, sabay-sabay nating basahin po, ano? Hintayin ko po ang bawat isa na makita yung sinet. Yung color green po na color na sinet po ni Sister Luan. Sabay-sabay nating babasahin. Unang 1 Corinthians chapter 1. Yung 31 po na number dyan na makikita nyo, yan po yung babasahin natin. Isang ano lang tate? Oo. 131. Iba yung translation. Sige lang. Okay, sabi po dyan sa verse 31, sabay natin basahin, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Sige po. So, salamat sa Diyos, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Sabi po dito sa translation ko po, sige, sabi po dito sa translation ko, babasahin ko, kaya gaya ng sinabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Isa pa po, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Naunawaan niyo po ang binasa ko. Ang sino mang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, ngayong taong ito, ano po ba ang pwede niyong maipagmalaki? Ano po ba ang masasabi niyo sa akin na, Pastora, grabe yung ano yun ha, pinagdaanan ko, yung buong pamilya ko, kinobid. Pero talagang napaka ano, kasi ako nagbibigay ng ano, ako nagpapadala doon, grabe yung ginastos ko doon, Pastora. Buti na lang talaga, nagtatrabaho ako dito sa Singapore. Pinaghirapan ko talaga yun at nag-send ako ng pera sa kanila. Pastora, ngayong taong ito, nagkaroon ako ng magandang negosyo sa Pilipinas. Grabe yun, talagang mga kapitbahay, hangang-hanga sila sa negosyo ko. Lumago siya. Ano po ba ang pwede nating ipagmalaki ngayong taon? Sabi dito sa salita ng Diyos, babasahin ko ulit, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Wala po tayong maipagmamalaki sa sarili natin. Lahat ng nangyari sa atin sa buong taong ito, lahat to ay ginawa po ng Panginoon sa atin. Ito po ay biyaya, habag, tinulungan po tayo ng Panginoon kahit ano man po yung mga achievements na nagawa natin ngayong taon. Pastora, grabe yung pinagdaanan ko sa amo ko eh. Grabe yung ano, pero grabe na nalampasan ko po yun. Dahil malakas talaga ang loob ko eh. Malakas ako. Walang makakapagtalo sa akin. Hindi po. Lahat yan, alam niyo po, yung kahit sa kakaunting tagumpay na napagtagumpayan natin, may ginawa po ang Panginoon doon. Nakakalungkot lamang po minsan dahil hindi natin nakikita po yun. Dahil ang nakikita natin ay ang sarili natin. Pero sabi dito sa binasa natin, lahat yan, ang hininga na meron tayo, hindi natin kaya ipagmalaki ito na tayo nagbibigay ng oxygen sa katawan natin. Na tayo nagbibigay ng dugo sa katawan natin, na tayo nagpapadaloy ng dugo. Ito pa lang ha, yung nagdumadaloy na dugo, pag hindi na yan dumalo yung dugo sa katawan natin, wala na po tayo dito sa mundo. Ang Panginoon, ang nag-aalaw niyan, ang gumagawa niyan. Sige lang, binibigyan tayo ng Panginoon araw-araw ng pagkakataon. Kaya wala talaga tayong may pagmamalaki. Kahit tayo pa yung pinakamayaman, wala talaga tayong may pagmamalaki. Kaya ngayong gabi po, alalahanin natin kung ano yung mga tagumpay, ano yung mga pagtatawid ng Panginoon sa atin sa buong taong ito. Ano yung bagay na tinulungan tayo ng Panginoon parang umabot na tayo sa panahon na parang walang-wala ka ng pag-asa, pero itinawid ka ng Panginoon. Tinulungan ka ng Panginoon, hindi lang ikaw kundi ang buong pamilya mo, ang buong sambayanan. Ipagmalaki po natin yun. At ini-encourage ko po ang bawat isa kung nais nyo pong mag-testimony after ng prayer meeting natin, mag-declare ng kabutihan ng Diyos na ginawa ng Panginoon. Sige po, gawin po natin yun. Bilang pagpapakita na talagang kung wala tayo, wala talaga tayong magagawa. Sabi po sa John chapter 15. Last verse na po ako. John chapter 15. Verse 5. John chapter 15 verse 5. Po. May Bible po dyan. Pwede na po kayong magbukas ng inyong mga Biblia. John
John chapter 15 verse 5. Sabi diyan sa salita ng Diyos. Yan na po. Ayan, nasend na po ni Sister Duan. John chapter 15 verse 5. Sabay-sabay nating babasahin. May sinend din po si Sister Dems. Sige po. Sabay-sabay nating basahin sa verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Nabasa niyo po yun? Sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya wala talaga tayong maipagmamalaki sa ating mga sarili. Talagang kaawaan tayo ng Diyos kung nagagawa man po natin o kahit nasa isip lang natin minsan na may pagmamalaki kahit konti. Hingan po natin yan ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin niyo po ako na nagmalaki po ako sa bagay na ito, na nagmalaki po ako na nagawa ko siya, na nagmalaki po ako, Panginoon, na minsan kasi alam niyo po yung iko-compare mo lang yung sarili mo sa iba. Ay, mas ano ako sa kanya, mas ano ako sa kanya. Isa na po yun sa pagmamalaki. Tanggalin talaga natin yung pagmamalaki sa puso natin. Hingi natin sa Panginoon, Lord, kung may nakita man po kayong kahit konting pagmamalaki po sa akin, Lord, tanggalin niyo po ito. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Alam niyo po, isa yan sa karakteristik na meron sa ating mga kaaway. Kung kaya't nais niyang ilagay din sa atin. Pero sabi dito sa salita ng Diyos, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, ano man po yung bagay na nangyari sa atin sa buong taong ito, wala tayong ibang ipagmamalaki kundi ang ginawa lang ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Wala tayong ibang itataas kundi ang Diyos lamang sa buhay natin. At kung nakakausap niyo po ang pamilya niyo, hayaan niyo po, sabihin niyo po yan, nanay, tatay, manong, manang, neng. Hindi yan sa sarili natin. Hindi yan sa sariling lakas natin. Hindi yan dahil marami tayong pera. Hindi. Dahil yan lahat sa Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon nito. Tinulungan tayo ng Panginoon. Pinagaling kayo ng Panginoon sa karamdaman nyo. Hindi yan dahil sa kapitbahay nyo at dinala kayo sa ospital. Hindi na yun. Ginawa yan ng Panginoon. Kinilos ng Panginoon yung kapitbahay para matulungan kayo. Lahat po yun. Ang Panginoon po ang mastermind nun. Kaya dapat talaga siyang pasalamatan. Dahil sabi niya dito, kung malayo tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa. Panghawakan natin ang salitang to. Mga kapatid, sa taong 2022, hindi natin alam ulit kung anong mangyayari sa atin. Maasa, katulad ng nangyari sa Pilipinas, hindi kahit yung science or yung nagde-detect ng weather, hindi sila makapaglagay na itong buwan na to, babagsak ang bagyo dito. Hindi eh. 'Di ba po? Yung bagyo nakita lang nila month before or 3 weeks before babagsak yung bagyong 'yan. So hindi talaga makapagsabi na ito 'yun, ito mangyayari. So ganun din po sa atin. Hindi natin alam kung kailan babagsak yung pagsubok sa atin. Hindi natin alam kung kailan tayo susubukin, kung kailan tayo haharap ng mga problema na matindi. Pero kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng 'yon kung mananatili tayo sa Panginoon. Kasi ito yung sinasabi sa kanyang salita ay ang sinumang nananatili sa kanya. Pero yung mga naghihiwalay sa Panginoon, talagang wala silang magagawa. Amen? So ilagay natin yan sa puso natin, Panginoon, sa 2022 po, Lord, patuloy akong mananatili sa inyo. Panginoon, sa 2022, patuloy akong maglilingkod sa inyo. Panginoon, sa 2022, Lord, ayokong mahiwalay sa inyo, O Diyos. Tulungan niyo po ako. So kung may mga fellowship man po, may mga prayer meeting na kagaya nito, may mga sinesend po na videos, may Bible po kayo, magbasa tayo. Talagang tulungan natin ang ating mga sarili na huwag tayong mahiwalay sa Panginoon. Kasi yung mga absences na nangyayari sa atin, di ba po sa eskwelahan, sa school po, pag hindi ka pumasok ng isang buwan sa klase mo, tatanggapin ka pa kaya ng school? Tatanggapin ka pa kaya ng subject nyo po? Tatanggapin ka pa kaya ng teacher mo? Sige, isang buwan, may grace period. Lagay natin, 2 buwan. Na wala na talagang, hindi ka na talaga pumapasok, hindi ka nagpapasa ng requirements, hindi ka nag-e-exam. Anong gagawin sa'yo? Tatanggalin ka na lang. Papatawag yung parents, sige, wala magagawa, tanggalin na lang to.
idadrop ka. Ibig sabihin, tanggal ka na sa section na yan. Hindi ka nakabilang dyan. Naintindihan niyo po ako. Ganun po ang mangyayari sa atin spiritually kung hindi natin tinutulungan. Na lagi tayong take for granted lang na hindi natin nilalapit yung sarili natin sa Panginoon. Kaya tulungan talaga natin ang ating mga sarili. Gawin natin ang dapat bilang isang Kristiyano. Gawin natin ang dapat sa isang taong talagang kumikilala sa Diyos. Magbasa tayo ng Biblia, manalangin tayo, makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Umattend tayo ng mga fellowship, ng prayer meeting. Ano pa po ba? O ano pa po yung mga bagay na sa tingin natin ay makakalapit sa atin sa Panginoon? Sa tingin niyo po ba ang mga bagay dito sa mundo ay makakalapit sa Panginoon? Hindi po. Kahatakin ka po niyan palayo sa Panginoon. Hindi yan ang makakapalapit sa atin sa Panginoon. Kaya maging matalino po tayo. So, praise God po ngayong gabi. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na nagpapaalala po sa atin. Magpatuloy tayo mga kapatid. Patuloy na ipagmalaki natin ang Diyos sa buhay natin, sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At pagdating po ng 31, manalangin tayo sa Panginoon. Huwag po tayong maging busy sa pag, ano man po, kung nakatawagan nyo man po yung pamilya nyo. Sabihin nyo po sa pamilya nyo, Nay, Tay, magpasalamat tayo ngayong taong to. Tinulungan talaga tayo ng Panginoon. Hallelujah. So, huwag nating kakalimutan, wala tayong ibang ipagmamalaki ngayong taong ito. Natapos ang taong ito dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Natapos ang taong ito sa bawat isa sa atin dahil mabuti ang Diyos sa buhay natin. Napakadakila po ng Panginoon. Hallelujah. So, tayo nga po lahat ay manalangin ngayong gabi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasalamatan nga po natin ang Panginoon ngayong gabi. Maraming bagay siya na ginawa sa atin. Maraming bagay ang Panginoon na, hallelujah, na ginawa sa bawat isa sa atin. Alam ko po, may iba sa atin na talagang nakaranas ng matinding problema, matinding pagsubok. Kung iisipin niyo po yung buwan na yun, parang ayaw niyo na talaga siyang balikan. Parang ang tindi-tindi ng pastora. Parang ang sakit-sakit na, ayaw ko na. Pero itinawid ka ngayon ng Panginoon na pagtagumpayan mo at ng pamilya nyo ang mga bagay na yan dahil sa biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Dahil sa tulong ng Panginoon, dahil napakabuti po ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Wala tayong ibang itataas, wala tayong ibang ipagmamalaki, tangi ang Panginoon lang. Ang Panginoon lang, dahil kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, wala talaga tayong magagawa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain kayo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, ngayong gabi, ito po yung pagkakataon natin na pagpasalamat sa Panginoon. Kung may prayer request man po kayo after ng prayer meeting, pwede nyo pong mag-send at ipapanalangin po natin yan bago tayo matutog. Pero ngayong gabi po, hayaan muna natin ngayon na maibalik talaga natin sa Panginoon ang totoong pagpapasalamat. Ibabalik natin sa Panginoon ang lahat ng tagumpay na binigay niya sa atin. Sa bawat buwan na nagdaan mula January, February, March, April, May, June, July, August, September, November, at ngayon pong December na ito. Hindi po naging madali ang mga buwang ito para sa ating lahat. Pero nandiyan ang Panginoon na tumulong sa atin, na hindi nagpabaya sa atin. Nandiyan ang Panginoon na nag-sustain sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sa tuwing lumalapit tayo sa Kanya, sa tuwing tumatawag tayo sa Kanya, tinutugon tayo ng Panginoon. Sa tuwing nangangailangan tayo ng comfort, ng kalakasan, at talagang humihingi tayo sa Panginoon, pinapalakas tayo ng Panginoon. At kung minsan ay nanghihina tayo at lumalapit tayo sa Panginoon, hindi nagkulang ang Panginoon sa kanyang kalakasan, sa kanyang biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Sige po, magbanggit ka ng mga pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko alam po anong pinagdaanan niyo po ng mga nakaraang mga buwan. Pero nakita at nakasama niyo po ang Panginoon sa mga panahon na yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay ngang tapat ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Tunay ngang tapat siya sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Hallelujah. Napakabuti niyo aming Diyos.
Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti niyo, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat sa bawat pagtatawid sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoon, hindi kayo nagkukulang. Salamat, Panginoon, sa mga pag-provide nyo sa lahat namin mga pangangailangan. Salamat sa pag-iingat nyo po sa amin, sa kong pamilya namin, Panginoon, kahit malayo kami sa kanila. Iningatan nyo po sila, O Diyos. Hindi nyo po sila pinabayaan. Marami mang pinagdaanan ng Pilipinas, mga bagyo, pandemic. Ano-ano pa man, Panginoon, mga pagbaha. Pero hindi niyo po pinabayaan ang pamilya namin. Iningatan niyo po sila. Napakabuti niyo po, Panginoon. Napakabuti niyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayong gabi po, tayo na po itatako sa pananalangin natin sa general prayer po. Pasalamatan niya po natin ang Panginoon sa ginawa ng Diyos dyan sa Clemente na nagsimula na po ang gawain natin dyan noong December, second week of December. Pasalamatan natin ang Panginoon dito po sa Bidok na ngayong taon po ay nagkaroon tayo ng house church na kung saan ay naging malaya na talaga tayo nakapagpuri at nakapagsamba sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon dahil sa kabila ng mga paghihigpit ay nakapagpatuloy ang bawat isa sa atin. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay patuloy na umaabot ng mga kaluluwang mailapit sa Kanya. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga manggagawa na talagang sinustain tayo ng Panginoon. Inulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay natin itong pasalamatan sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti ka. Napakasagana ng inyong biyaya sa amin, Panginoon. Hallelujah. Mahirap man sa aming paningin, pero walang mahirap sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, sa inyong himalang pagkilos sa mga gawain nito, Panginoon. Talaga nga, O Diyos, kung kami ay laan na maglingkod sa inyo, O Diyos, gagamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo at ginagagawin niyo pa po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Patuloy niyo pong palakasin ang bawat isa mula kay Sister Jen, kay Sister Joyce, kay Sister Shane, Panginoon, kay Sister Mario Pe, kay Sister Mary, kay Sister Angel, O Diyos, kay Sister Dennis, kay Sister Sherry, kay Sister Jeline, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kay Sister Kate, Panginoon. Thank you, Lord. Kay Sister Joyce, Lord, kay Ate Luan, sa akin, Panginoon, na sa ibang mga kapatiran dito, Panginoon, siya ka sa Clemente, Panginoon. Kayo pong patuloy na mag-sustain sa amin by your grace, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. All the glory, Lord, belongs to you, Lord. Wala kami, Panginoon, kung wala kayo sa amin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos. At nire-request ko po si Sister Che na takpan po tayo sa panalangin niyo yung gabi. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, na kayo po ay mabuti, Panginoon, sa mga nagdaang mga buwan. Higit, Panginoon, ang iyong higit pa nga ng yung biyaya, Panginoon, ay yung pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, kayo po ay nagpapasalamat sa ang mga buhay, Panginoon, na patuloy kayo. O Diyos, nandiyan kayo, Panginoon, sa kabila ng kami ay hindi naging tapat, hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Hindi naging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon.
Pero pinupunan niya po pangalanaan ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay kayo, O Diyos, na dakila, Panginoon. Salamat sa iyong walang hanggang, Panginoon, na nag-iingat sa bawat isang kapangyarihan ay ng gabay, Panginoon. Salamat sa mga nagdaang mga buwan, Panginoon, na patuloy o God na kami, Panginoon, nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa kabila ng naging matigas kami, O God, patuloy niyo kami inuunawa, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na andiyan kayo, Panginoon, para i-comfort ang bawat isa. Ano man ang aming naging kasalanan. Ano man ang aming naging pagkakamali, Panginoon. Ito'y hinihingi namin, Panginoon, ng kapatawaran sa iyo. Panginoon, salamat sa taong ito na kayo, O Diyos, ay tapat sa iyo mga pangako, Panginoon. Hindi niyo kami iniwan, Panginoon, sa mga nagdaang mga buwang, Panginoon, nandoon, Panginoon, andun mga maraming pagsubok, ang daming problema, Panginoon, ang daming mga nangyayari sa buhay namin. Pero kayo, Panginoon, ay handa, Panginoon, alalayan ang bawat mga anak ninyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong iyon na hindi na namin nakikita ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalawalhatian, Panginoon. Pero andyan pa rin kayo, Panginoon, para ang iyong ang mga anak, Panginoon, binabantayan niyo po kami, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bawat mga taong aming nakasama, ang bawat ang mga taong aming nasaktan, Panginoon, ang mga taong aming nasyaran, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, O God. Sasamahan niyo po kami, Panginoon, sa darating, Panginoon, taong itong 2022, Panginoon, at patuloy kami, O God, ang dalangan namin ng bawat isa. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon, na gamipas, Panginoon, at sa mga darating pang mga araw, Panginoon. Patuloy, Panginoon. Itatawid niyo po kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Lagi namin pangahawakan, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Dagdagan niyo po ang bawat pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Double anointing, Panginoon, sa aming leader, Panginoon, kay Pastora Divine, sampu ng aming mga membro, mga kasama ko sa Bidok, sa Kalimente, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ng aming mga pamilya, O God. Kayo, O Diyos, na nakasiyasat ng aming mga puso, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang wala kami may tatago, Panginoon. Kayo, O Diyos, na nakaalam ng lahat ng bagay. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. At patuloy, O God, ang panibagong pahikibaka, Panginoon, ang aming haharapin. Pero sa pagkakataon ito, Panginoon, na lagi namin naisin, na lagi namin kayong kasama, O God. Kaya salamat, Panginoon. Tunay, O Diyos, na kayo ay mabuti, tapat, at hindi nagbabago. Kaya salamat po sa iyong mga salita sa bawat isa, Panginoon. Nabigay, Panginoon, ng anong oras sa gabing ito, O God. Kaya patuloy ka namin, O God, makapurihan sa mga susunod po mga araw at darating, Panginoon, hanggang sa iyong pagbalik, Panginoon. Kaya, O Diyos, ingatan niyo ang bawat isa, ang aming mga puso, ang aming isipan, lalo tigit, Panginoon, ang aming mga spiritual, Panginoon, ang aming mga pananampalataya, O God. Lagi namin, O Diyos, maitaas sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, at lagi niyo pong linisin at bigyan ko po ng puso dalisay, Panginoon. Opo, makalapit sa iyong panan, O God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bawat isa. Tutulog po kami, Panginoon, na may kapayapaan ng aming mga puso, Panginoon, at lagi na yung pagbulay-bulayan, Panginoon, ang aming mga narinig ngayon gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas sa papuri, paasalamat at pagdakila. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Amen and Amen. Praise God po. Hallelujah. So, Happy New Year po sa bawat isa. Happy New Year po para sa 31st. Ang sino man pong walang mapuntahan, pwede po kayo pumunta dito sa bahay. Tayo po ay maghandaan. So, praise God po. Good night po sa lahat. Magpatuloy po tayo lahat sa Panginoon. May message po kanina. Good night po. God bless you po. Ang mga nasa Clemente po, pupunta po ako ng Sunday sa Clemente. So, makita-kita po tayo around 9:30 to 10 po doon po sa Clemente. So, same place pa rin po doon sa ating
kitaan doon sa ilalim po ng HDB. So, praise God po sa lahat. Good night po. Ang patuloy na kalakasan, kapayapaan ng Panginoon ay sa mga ating lahat. Amen. Praise God po. Good night po sa lahat. Good night po sa lahat. Good night. Happy New Year. Happy New Year. See you sa Sunday. Good night po. See you. Good night. Good night. God bless everyone.